Maayos na pakikipag-usap, imbes na paninigaw at magandang pagtrato sa halip na pananakit. Yan daw ang pinakamabisang paraan ng pagdidisiplina sa mga bata sa loob ng bahay at eskwelahan. Muling paalala ng otoridad, ipinagbabawal sa batas ang corporal punishment o labis-labis na pagdidisiplina sa bata na may halong pananakit. May report si Jamsi Sante. Masama ang loob ng estudyanteng ito sa kanyang guro sa Batac City, Ilocos Norte. Ipinahiya na, sinakal pa raw siya ng kanyang teacher. Nagiwara ng sir ko, baka na kanyang sir ko, gore kong tipulong na kanyang sir Lucas ako nga da sir. Kutimarayak sir, tamok sir ko, madinak surutong. Pero giit ng inireklamong guro, hindi niya sinasadya ang nangyari. Diba nagtaray na, ti nagamatak, ma dito yung bandanat to eh. And it turned out to be, ngayon bagada nga, binakkel ko kanisuna. Hambing nga intentional. Pinaghaharap na ang magkabilang kampo. Minemohan na rin daw ng DepEd ang naturang guro. Sa kainitan naman ng araw, pinagmarcha sa school grounds ang 7 grade 3 pupils na ito. Ang kanila raw atraso, pumasok ng walang assignment. Pero may dahilan naman daw ang mga bata. Hindi na humarap sa aming kamera ang guro, pero anya, nagawa lang niya ito dahil gusto lang daw niyang disiplinahin ang mga estudyante. Pero sabi ng Department of Education sa Lawag City, corporal punishment ang ginawa ng teacher. Malinaw raw na paglabag ito sa child protection policy ng DepEd. Sa pag-aaral ng grupong Plan Philippines, nagiging biktima ng karahasan sa loob ng eskwelahan ang 5 sa kada 10 batang nasa grade 1 hanggang grade 3, 7 sa kada 10 nasa grade 4 hanggang grade 6, at 6 sa kada 10 nasa high school. Masasakit na salita, paninigaw, at pamamahiya raw ng guro ang kadalasan nilang nararanasan. Dati na naglabas ng memorandum ang DepEd dahil sa kalabasan di umano ng ilang guro sa pagdidisiplina. Nakasaad dito ang maituturing na criminal offense ang pisikal at emosyonal na pananakit sa mga estudyante. Sa ilalim naman ng Anti-Corporal Punishment Act of 2010, ibinagbabawal ang anumang uri ng pisikal na pananakit, ultimo pangungurot sa bata. Bawal din silang pagbantaan, ipahiya at pagsalitaan ng masasakit. Ang sino mang lalabag dito, posibleng pagmultahin at makulong. Base sa mga pag-aaral, nag-iiwan ng negatibong epekto sa pag-iisip at emosyon ng bata ang corporal punishment. Ang bata, pag na-expose sa violence, ay will grow up na ano, magiging violente, magiging mag-inflict din siya ng harm sa ibang bata. Muling paalala ng DSWD, pinakamabisa raw na pagdidisiplina sa bata ang maayos na makikipag-usap at magandang pagtrato at hindi dapat idinadaan sa paninigaw at pamamalo. Jamsi Sante, GMA News.